Okay, so para sa ating bachoy, meron tayo dito isang kilo. Pinaghalo natin kalahating kilo na liempo na ating hiniwa into parang mga menudo cut yan. At pork shoulder. Ating gagawin ngayon, nilagyan natin siya ng mga 2 cups ng water. At ating papakuluan yan hanggang matuyo at magmantika. So we'll go ahead and cover it. So habang pinapakuluan natin yan, lalabas na yung scum niyan o yung parang dumi niya. So gagawin natin, kukunin natin yung ating scum para malinis yung ating sabaw. So natuyo na yung tubig ng ating baboy at medyo nagmamantika na siya. Dadagdagan natin ng konting mantika. Gagawin natin, i-stir fry natin hanggang maging lightly brown para ma-sear yung flavor niya, para maging mas masarap yung ating. So lagyan natin ng konting cooking oil. We're using peanut oil here. So pag lightly brown na siya, pwede na natin lagay yung ating aromatics. Unahin natin yung ating sibuyas at luya. Tapos lagyan na natin yung ating bawang. Tapos takpan lang natin ng sandali para maluto agad yung ating aromatics. Pag medyo luto na yung aromatics, pwede na natin lagyan ng mga 2 tablespoons ng tapis. Lagyan natin ng paminta. And give it a quick stir. So, nakita nyo itong brown part na to, yung mga katas nung pinirito natin yung baboy. Yun yung magbibigay ng lasa sa ating sabaw. So at this point, talagyan na natin siya ng tubig. Just enough to cover it. And we'll let it boil. So takpan muna natin yan at kaya natin kumulo hanggang lumambot. So habang pinapakuluan at pinapalambot natin yung ating baboy, naghiwa na tayo ng green onions at about 200 grams ng pork liver. Okay, so malambot na yung ating baboy. Kung papansin niyo, konti lang yung ating sabaw. Ganyan talaga ang bachoy natin para talagang napakalasa ng ating broth. So at this point, pwede na natin ilagay yung ating hiniwang atay. And we will cook that for just about a minute or so para hindi siya tumigas. Okay? So pag wala ng dugong lumalabas sa ating atay, pwede na yan. So at this point, pwede na natin ilagay yung ating green onions para mas marap ang ating bachoy. And we'll just give that a quick stir. At papatayin na natin yung apoy. Let the green onions cook for a minute and then we're done. So yan ang ating Tagalog bachoy. Enjoy!